Good day mga ka-sports natin dyan, dahil nalalapit na naman nga ang Miss Philippines at Miss Universe. Alam nyo ba na maraming mga volleyball players na talagang qualified nga para lumaban sa binibining Pilipinas at Miss Universe ang kanilang kagandahan. Pinatunayan na yan ng ating Michelle Gumabaw na kung saan noon ay nanalo nga siya bilang Miss Globe Philippines at second runner-up Miss Philippines. At eto nga mga ka-sports, sa international nga sa Miss Globe, nakakuha pa siya ng 2 special award at pasok nga siya sa top 15. At maging itong si Joshua De Siquera ay pasok nga rin siya sa Final 4 kung saan naging first runner-up naman siya sa Mr. Hunt International. Sa mga manlalarong volleyball player, si Joshua De Siquera at si Michelle Gumabaw ay talagang sadyang malayo na nga ang kanilang narating. Kaya't nga marami rin mga volleyball players na talagang sumusubok rin na sumabak nga sa pagandahang kompetisyon. Alam naman natin na si Michelle Gumabaw ay isa sa mga mataas rin ang kanyang narating pagdating nga sa larangan ng pagandahan at patalinuhan. Well mga ka-sports, alam nyo ba na hindi lang si Michelle Gumabaw ang gustong sumubok dyan at si Joshua De Siquera? Marami pa tayong mga pansabak nga ng mga manlalarong volleyball players. Narito nga mga ka-sports, noon naman ay sinubukan rin ni Janine Navarro at ni Joy Dacuron ang pagpasok nga sa binibining Pilipinas kung saan mapalad naman silang nakapasok sa top 40. Subalit nga hindi man sila nagkaroon nga ng nasabi nating award or nakapasok sa Magic 16, okay lang naman yan. Pero marami pa naman mga next time at pwedeng-pwede pa nga silang makipagsabayan. At eto nga mga ka-sports, kung tutusin, sobrang dami pang mga magaganda na mga volleyball player at matatalino na pwedeng-pwede pa talagang sumabak sa binibining Pilipinas. Lalo ngayon ay mga bata pa sila. Ating kikilalanin ngayon ang top 20 na nasa listahan natin na pang beauty queen talaga ang kanilang ganda at pwedeng-pwede sila makipagsabayan sa Miss Universe. Sino-sino kaya ang ating pasok sa listahan na top 20 na pwedeng-pwede na pang Miss Philippines at pang Miss Universe? Well, abangan nyo hanggang sa dulo. Pero bago lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Narito na nga mga ka-sports natin dyan. Huwag na natin patagalin ang mga pasok sa top 20 na mga pang beauty queen ang ganda at pwede ngang sumabak sa Miss Universe. Unahin na natin ang pasok sa rank number 20, walang iba kundi ang nag-iisang Jennifer Nierva. Hindi man ganoon katangkaran si Jennifer Nierva, ngunit hindi rin naman natin maitatanggi na lutang naman ang kanyang kagandahan. Sa kanyang bawat post nga sa kanyang IG account, kita naman natin na talagang kinupusuan nga to ng mga netizen. Maganda talaga si Jennifer Nierva at ayon nga sa mga netizen ay pwedeng-pwede nga tong mag-join nga sa binibining Pilipinas. Dahil sayang naman daw ang kagandahan na ito ni Jennifer Nierva, dapat daw habang bata pa ay sumabak na ito sa pagandahan ngang kompetisyon. Pero mukhang wala naman plano si Jennifer Nierva. Pero if ever naman talagang sumabak ito sa pagandahan or sa beauty pageant, alam natin na may ibubuga naman siya dahil maganda naman talaga si Jennifer Nierva. Number 19 na pasok naman, walang iba kundi si Jessie De Leon. Marami naman mga nagsasabing netizen na kalook-alike daw nito si Nanette Medved ng kabataan. Alam naman natin na si Jessie De Leon ay madalas nga rin siyang mag-update sa kanyang mga posts sa kanyang mga social media account at kita natin nalutang-nalutang rin ang kanyang kaseksihan at kagandahan. Napansin-pansin rin naman ang ibang netizen na talagang pwedeng-pwede daw ito na pansabak sa binibining Pilipinas.
Well, kung ako yung tatanungin, may laban naman talaga si Jesse De Leon dahil maganda naman siya at matangkad. Pasok rin naman sa number 18 si Fifi Sharma. Hindi rin naman natin maitatanggi mga ka-sports na sa kanyang angking kagandahan at katalinuhan ay pwedeng-pwede nga siya mag-join sa binibining Pilipinas. Lalo higit, matangkad nga itong si Fifi Sharma at six-footer ito. At kapansin-pansin naman ang kanyang kagandahan. At sa number 17 naman, hindi rin magpapahuli ang six-footer na si Kat Tolentino. Si Kat Tolentino ay isa sa mga pinakamagaling natin na volleyball player at masasabi rin natin na kung sa pagandahan din siya sumabak ay mukhang may laban rin ito. At kitang-kita naman natin mga ka-sports natin dyan ang ebidensya maging sa reflection nga sa camera or sa kanyang mga larawan ay lutang na lutang rin ang ganda ng isang Kat Tolentino. Grabe mga ka-sports natin dyan, sobrang dami talaga mga magaganda na pwedeng pangsabak sa Miss Philippines at Miss Universe na mga Pinay volleyball players. Number 16, si Carly Hernandez na talagang mapapawaw ka sa kanyang ang angking kagandahan. Maraming ang mga humahanga rin kay Hernandez sapagkat beautiful naman talaga ang volleyball player na ito. Hindi man ganoon katunog ang kanyang pangalan pagdating nga sa larangan ng volleyball at madalas nga siyang nasa bench pero hindi rin naman natin talaga maikakaila na super duper beautiful nga si Carly Hernandez. Sa tingin nyo, pwedeng-pwede ba siyang isabak sa Miss Philippines? Kung ako niyong tatanungin, pwedeng-pwede. At ang number 15 natin, walang iba kundi ang ating MJ Phillips. Yes, mga ka-sports, hindi kayo nagkakamali dahil nga maganda talaga itong si MJ Phillips at dahil half American nga siya ay talagang lutang rin ang kanyang kagandahan. Ang beauty nga ni MJ Phillips ay malas South Africa nga ang ganda na madalas ngang manalo pagdating sa Miss Universe. Kung kaya if ever naman na sumabak ito sa Miss Philippines, sure tayo na kayang-kaya nitong makauwi ng panalo. Number 14 naman natin ay isa rin mga mistisa rin naman. Walang iba kundi si Critch Makaslang. Ang ating Makaslang ay isa nga sa mga pinaka matangkad na volleyball players ng Next Led Chameleons at kita naman natin na pagdating nga sa usapin sa kagandahan ay hindi rin dyan magpapahuli itong si Makaslang. Ang kanyang mga larawan ay mukha talaga siyang may pagka Russo or Russian girl ang itsura. Sayang nga lang ang mga ka-sports at hindi sila nag-jo-join sa binibining Pilipinas. Pero kung sakasakali na sila naman ang sasabak, mukha talagang may laban nga itong si Critch Makaslang. Speaking sa may laban, narito pa si Maddie Madayag na isa rin sa mga magaganda na volleyball player at star player nga ng Choco Mucho. Kung sa angking kagandahan ay talagang kitang-kita naman ang ebidensya na kahit wala ngang make-up itong si Maddie Madayag ay lutang na lutang pa rin ang kanyang angkin ganda. At speaking nga sa mga magaganda at sexy, hindi rin dito magpapahuli ang nasa rank number 12 natin. Walang iba kundi ang ating nag-iisang Ivy Laksina, ang Barbie nga ng Next Led Chameleons. Si Ivy Laksina nga ay karelasyon niya sa kasalukuyan itong sikat na volleyball player at setter na si Boss Dina Buong. Sa angkin ng kanyang kagandahan rin at tangkad ay pwedeng-pwede nga siyang sumabak sa Miss Philippines at kahit siguro sa Miss Universe ay kapansin-pansin ito dahil nga sa kanyang height. Ibig sabihin mga ka-sports ay talagang pwedeng-pwede sana si Ibiang na sumali nga sa binibining Pilipinas. Sa mga hindi nagkakakaalam dyan, alam nyo ba na si Ibiang ay cum laude yan? Ibig sabihin matalino nga itong si Ivy at pwedeng-pwede nga siya kahit sa Q&A man. Pasok rin sa number 11 sa listahan natin si Kim Kiana D. Maganda talaga itong si Kim Kiana D at magaling na volleyball player. Matalino rin ito dahil nga galing siya sa De La Salle noong college siya. At speaking sa kagandahan, wala naman tayo dyan masasabi kay KKD. May makeup pa niyan sa wala ay magandang maganda na talaga ito.
At dahil sa kanyang angkin katalinuhan, kagandahan at kaseksihan, pwede sana siya sa binibining Pilipinas. At narito naman ang pasok sa number 10 natin, walang iba kundi si Bongga Gaston. Mala binibining Pilipinas nga ang kanyang mga posts at kita naman natin na talagang pak na pak nga ang kanyang mga larawan sa kanyang social media account. At kung pag-uusapan sa kagandahan naman at kaseksihan, ay na kay Bongga Gaston na yan, kung kaya kasama nga siya sa pwedeng-pwedeng sumabak sa Miss Philippines. Speaking sa Miss Philippines, narito pa ang pasok sa number 9, walang iba kundi si Majoy Baron. Sa mga hindi nakakaalam dyan, si Majoy Baron ay madalas ngang kunin para magmodelo nga ng iba't ibang company. Dahil nga sa kanyang kaseksihan, kagandahan at sa kanyang mga bihis nga na malaray na, ay talagang madalas nga siyang kunin bilang modelo. Pero alam nyo ba na walang balak sumali si Majoy Baron sa binibining Pilipinas o kahit saan man kompetisyon ng pagandahan? Pero kung tutuusin, malaki sana ang laban ni Majoy Baron dahil marami na siyang experience. Pasok naman sa number 8 si Katrina Racelis, ang Gerfloor Defenders na star player nga nila. Sa angkin kagandahan talaga at kaseksihan, hindi rin magpapahuli itong si Racelis, at kapansin-pansin na isa nga siya sa mga pinakamagandang volleyball player ng ating bansa. Dahil nga sa kanyang kaseksihan at kagandahan, ay pwede-pwede talaga pala dapat itong sumali sa binibining Pilipinas. Dahil ang kanyang beauty ay mukha talagang aangat nga pagdating sa larangan ng pagandahan. Speaking sa pagandahan, pasok naman sa number 7, walang iba kundi ang ating Darna, Gemma Galanza. Sa pagandahan naman mga ka-sports, ay hindi rin dyan magpapahuli si Gemma Galanza. Hindi man siya katangkaran, pero hindi rin natin may kakaila na super maganda talaga ang nasabi nating si Gemma Galanza. Kitang-kita naman natin sa kanyang mga larawan man at kahit sa personal, ay talagang maamo nga ang mukha ni Gemma Galanza. Kung ako ay inyong papapiliin kung anong titulo ang pwede kay Gemma Galanza, pwedeng-pwede nga siya sa Miss Earth. Ang beauty kasi ni Gemma Galanza ay pang Miss Earth talaga. Subalit mukhang wala rin plano itong si Gemma Galanza na mag-join nga sa mga competition ng pagandahan. Sayang lang talaga dahil marami nga tayong mga volleyball player na pwedeng-pwede isabak nga sa binibining Pilipinas. Sure tayo mamaya magre-react na naman dito ang mga bashers nga ni Gemma Galanza kung bakit siya kasama sa pinakamagaganda at sexy. Number 6 naman si Mika Reyes, na kung saan ay talagang di kalibre ang kanyang kagandahan at madalas nga rin siyang kunin bilang modelo nga ng ibang mga brand or company. At dahil nga sa kanyang kagandahan at kaseksihan rin, marami rin nasasayangan nga kay Mika Reyes. At alam ba ninyo, marami noon umuudyo kay Reyes na mag-join nga ito sa binibining Pilipinas. Subalit ito ay tinanggihan nga ni Mika Reyes at mukhang wala talaga sa kanyang plano para nga sumabak sa pagandahan na kompetisyon. Dahil alam naman natin na maganda na si Mika Reyes, ay doon na lang tayo mga ka-sports mag-focus nga sa kanyang career sa volleyball. Pero sayang talaga dahil super maganda talaga ang ating Mika Reyes. Pasok naman sa rank number 5, walang iba kundi si Sato-san or si Risa Sato nga, na half Japanese, half Filipina. At talagang kitang-kita rin natin na pwedeng-pwede rin sana siyang sumali sa binibining Pilipinas dahil nga sa kanyang kagandahan. Malakas ang appeal ng ating Risa Sato pagdating nga sa mga fans, at dapat talaga mag-join nga siya sa binibining Pilipinas. Number 4 naman si Myla Pablo, ay pasok pa rin yan sa atin. Sa list naman natin ay hindi naman niya nawawala si Myla Pablo, kahit sa pagandahan sa paseksihan ay pasok na pasok nga rin siya. At maging dito nga sa mga pwedeng pwede rin sumabak sa Miss Universe or Miss Philippines, ay pwedeng pwede rin si Myla Pablo. Kitang kita naman ninyo kung gaano paganda si Myla. At take note ha, magaling na volleyball player yan, sexy na, matalino pa, at higit sa lahat, humble rin yan si Myla Pablo sa kanyang ang tunay na buhay. Kaya't huwag na ninyong intindihin ang mga bashers ni Myla Pablo, dahil sa true life niya naman, alam naman natin na talagang mabait ito. Pasok rin naman sa rank number 3, walang iba kundi ang ating Celine Domingo. Sexy at maganda rin itong si Celine Domingo, at matalino pa. Kung kaya nga, pwedeng-pwede siya
mag-join sa Binibining Pilipinas dahil nga sa kanyang kagandahan at kaseksihan. Pero mukhang wala rin sa plano ni Celine Domingo ito. Number 2 naman ay walang iba kundi ang nag-iisa nating Rachel Andakis. Si Rachel Andakis nga ay isa sa mga pinaka-sexy at maganda, maging nga sa Fit and Right ay number 1 choice siya bilang pinaka-sexy nga na volleyball player. So sa tingin ko naman, kung mag-jo-join nga sa Binibining Pilipinas itong si Rachel Andakis ay sobrang laki talaga ng potential niya makasungkit nga ng corona at malakas talaga ang kanyang laban. Dahil nga sa kanyang alindog, kagandahan at kaseksihan at katalinuhan ay talagang pwedeng-pwede nga itong si Rachel Andakis. Baka sakasakali na may manalo na nga ang Miss Universe na volleyball player. Pero mukhang wala rin pong balak itong si Rachel Andakis na sumabak nga sa kahit anong kompetisyon ng pagandahan. Speaking sa maganda, ang nasa list number 1 natin na pwedeng-pwede, walang iba kundi ang ating Vani Gandler. Si Vani Gandler nga ay isang mistisa, mahilig nga sa mga tisay ang mga Pinoy, kung kaya ang number 1 choice natin itong si Vani Gandler. Lalo higit, bata pa siya at may angkin kagandahan naman talaga ito. Kitang-kita naman natin sa kanyang mga larawan na talagang hindi siya papahuli kung sakasakaling siya ang lumaban nga or magrepresenta bilang Miss Universe Philippines. Maganda naman at matalino itong si Vani Gandler. So ayan nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang ating top 20 ng mga volleyball player na pwedeng-pwedeng ang sumabak sa Binibining Pilipinas or kahit sa Miss Universe. Ano sa tingin nyo ang masasabi nyo? Sino-sino kaya sa kanila ang mas aangat if ever naman sumabak sila sa Binibining Pilipinas? Kung may choice kayo at may paborito rin, mag-comment na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.